Abayhawa, bawang kuwat Kalhalal abayhawa alhayam. Kalhalal abayhawa alhayam. Bahasa masyayak yahawasyay. Bahasa masyayak yahawasyay. Bahasa merau kakadas. Bahasa merau kakadas. Wam yasyarala ilda oper maharlika Philippines. Wam yasyarala ilda oper maharlika Philippines. Tawada abayhawa. Tawada abayhawa. Yaman. Yaman. So, bago tayo magsimula dito, kasi nakaraang sabak, wala tayong binati, ngayon may batiin na tayo. Panahin natin bati ang taga-Digos, Davao del Sur, kay Pastor Junard Van Yasharala. Oh, yan ang bagong pangalan niya. Pastor Junard Van Yasharala. Binabati ka mula sa mga Hebrew Israelite in tribe of Manasseh dito sa Luzon. Manasseh na rin ang simbolon at saka adapted na kasi ang simbolon kasi dito nilulog sa mga amo yan. Pero ang Manasseh hindi. Okay, ang Manasseh na lang tayo, ha? Naalaala ko yung ano, eh, yung tatlong tribo, Juda, Binamin, sa Kalibin. Eh, pati Libi at Binamin, Juda na rin sila. Tinawag na rin sila Juda, mga Hudyo. Eh, si Apostol Pablo at saka si Apostol Peter, tribe of Binamin yan sila. Pero ang tawag na, mga Hudyo sila. Oh. Hindi naman sila Judaism, hindi naman sila tribe of Juda. Eh, si ano, si Bernabe, tribe of Libi yun, eh. Pero anong tawag siya? Hudyo din siya. So, ang mga Niptali at saka Sibulon, tribe of Manasseh na rin kayo. Kasi, teritoryo ito ng Manasseh tribe. Kasi, ang Pilipinas, ang national dance ay piniklaim. Yun yung sayaw ng Manasseh tribe. At saka, matalakay natin dito. Nasa prophecy kasi. So, mga pastor na Muntalba, namang hasila, sinihin ko sa ano, sa GC. Namangha sila, eh. Pero ayan mo, patuloy lang kayong mamangha, hanggang mangha lang. Diretso tayo sa Cebu, kay Pastor Sabadya Ala, sa Toledo City. Kwam Yasharala, Toledo City, Cebu. At sa Ahoy, si Ahoy, si Pastor Meldi Masohol. Pastor Melty Masohol, how are you? Kumusta? Tagarita elders dito dati yan, eh. Ngayon pastoran ka dyan. Kumusta ka mo dyan? Kumusta kayo mga tribe of Manasseh dyan? At doon na tayo sa Mindanao, sa Lanao del Norte, sa Yangan East. So, kumusta kayo dyan? Kay pinamunahan ni Pastora Corazon Castello, ang mga kapatiran dyan, mga Akyang at saka Akwat, mga kapatiran babae, kapatiran lalaki. So may na tatlong na idagdag daw doon, sabi ni ating Pastora, may tatlong nadagdag na mga member na mga may edad na, hindi bata. Sabi ko, wow! Kwam Yasharala. At least, yung pinagpaguran ay nagbunga din. Kasi bigisimi na nga ang mga tulog na Hebrew Israelite. Maraming mga Hebrew Israelite itong tulog pa, eh. Hindi pa nagising. So, teka, meron pa ba? Sa Kalookan, Madi Assembly natin. Kumusta kayo? Yan na. Yan na siya. Sa Jumagote Assembly sa Bulacan, sa Nabutas, at saka sa Malabon. Sa Malabon, yun si Yan na. Okay. Patawala to, ha? Pastor Mel. Pastor Ting naman, ito yung matapang mga aral yan. Walang sinasanto yan. Mahilig sa debate. Scots. Parko sila ni Pastor sa Banjala, eh. Mahilig sa debate sila niya. So, okay naman ang debate. At least, mahayag mo yung right reasoning.
yung tamang logic. So, sa ibang bansa pala, batiin natin. Batiin natin si Jeremiah Israel. Jeremiah Israel pangalan niya. Kumusta? You see to me that this coming January, you came here in the Philippines. So, I'm meeting you. So, and also to our Akia, Michael Whitefield. Pilipina ang asawa niya, patay na, balo na siya. Baka babalik punta siya dito, maghanap siya ng Pilipina, si Iwan Dinte natin. Abul. Para maiwan sa... So, sa ano naman, sa Africa, si Teosia, ang ating isang Hebrew Israelite doon, tribe of Judah sa Africa. Meron ba isang doon tribe of Judah? Aba, James Alima. Oh, James Alima, kapag-abili apelido ko eh. Si James Alima. Aba, tribe of Judah yung tsura, tribe of Judah. Pero yung Alima sa dito, sa Pilipinas, Manasi. Pero yung Alima doon, tribe of Judah sa Africa. So, si ano naman, batiin din natin si Isaiah Yasharala. Tumanda ang mukha ni Isaiah Yasharala eh, haba ng balbas dito. Paano kasi, limang asawa eh. So, nautusan sa daming asawa. Hinahamon pa ko na magdagdag ako. Sabi ko, ikaw na lang. You will be the one to additional. Just only me, I'm already satisfied. Just only one. Because a lot of obligation, a lot of money spending regarding that to support our family, that we are the big family in our jurisdiction. So that is hard to us. It's better only one. Sa awit pa, only you. Siya kasi only us. Umayat, saka tumanda si, ano, si Isaiah Yasharala. Nasa DC natin siya sa Turkiyarawa. Okay. Lagi may video siya. So, that's enough sa ating mga greeting, sa ating mga shout-out natin sa ating mga kapatiran sa mga remnant Hebrew Israelite nga nagkalat sa apat na sulok ng Leviticus. So, dito tayo, nasa chapter 44 to 45 na tayo, ganun pa rin, pinag-aralan natin, learn about the Book of Jubilees. So, dito sa Book of Jubilees, nalalaman natin ang salita ni Adam and Eva, the original language, Hebrew, hindi baybayin. No, yung ibang mga nag-resort to baybayin. Hebrew. Baybayin ba ang original Bible? Hindi. Hebrew. So, dito sa Book of Jubilee, dito natin nalaman ang original na lingwahe ni Adam and Eva. At nalaman natin yung pagdating ng Tower of Babel, isa na lang taong nakapagsalita ng original, si Heber. Heber. That's why Heber. Pangalawa, si Abraham. Tinuruan siya magsalita ng Hebrew. Dahil Isaac, tapos Jacob, the 12 tribes. Yun lang ang Hebrew. Ang iba kasi nag-Hebrew-Hebrewhan. Nag-Hebrew-Hebrewhan. Ang anak na ni Abraham kay Hagar, si Ismael, Arabo sila eh. Tapos kay Itura, ano yung anak na Arabo, mga Islamic. Diba? Ang Hebrew, Israelite at saka Islam, halos kawin ang teaching. Bawal ang baboy, ang pagtawag, singular lang sa kanila, Allah, atin, Allah, Hayam, plural. Basta may im ang dulo, plural. So yan. Ngayon, diretso na tayo.
Basa. Revelation chapter 44 verse 1 to 34. At si Israel ay naglakbay mula sa Haran, mula sa kaniyang bahay sa bagong buwan ng ikatlong buwan. At siya ay umaon sa daan ng balon ng panunumpa. At siya ay naghandog ng hain sa alahayam ng kaniyang amang si Isaac noong ikapito ng buwang ito. At naalaala ni Jacob ang panaginip na kaniyang nakita sa Betel. At siya ay natakot na lumusong sa init ko. So may panaginip kasi si Jacob, Israel, o Yasharala, doon sa Betel, at sinabihan siya ni Abba Yahweh, huwag kang pupunta sa Egypt. Pero ito naman, opposite, pupunta ka sa Egypt. So, tuloy natin. At habang siya ay nag-iisip na magpadala ng mensahe kay Jose, na pumunta sa kanya, at na siya ay hindi bababa, siya ay nanatili doon ng 7 araw. Kung sakaling siya ay makakita ng isang pangitain, kung siya ay mananatili o bababa. At kaniyang ipinagdiwang ang kapistahan ng pag-aani ng mga unang bunga sa pamamagitan ng lumang butil. Sapagkat sa buong lupain ng Kanaan ay walang isang dakot na binhi sa lupain. Sapagkat ang tagutom ay sumasa ibabaw ng lahat ng mga hayop at mga baka at mga ibon at gayon din sa tao. So ang pinakamaganda kasi ni Jacob, ni Yasharala, Israel, hindi siyang mahakbang hanggat walang confirmation kay Abba Yahweh. Inaantay niya na i-reveal sa kanya o isang pahintain bago siya pupunta. Kasi yung nung una, sinabihan siya huwag siya pupunta. I-reveal sa panaginip, huwag ka pupunta sa Egypt. Eto ngayon, nag-antay siya ng revelation o ibhayag na matuloy ba siya o hindi. That's why nag-spend siya ng 7 days. Bago siya mag-desisyon na pupunta sa Egypt, dahil hindi siya pwedeng mag-desisyon na sarili niyang plano. Yun ang nangyari kaya nag-iiba eh. Lumabas. Doon natulog sa labas. Pinaulan ng tuloy sila ng mga bato ng 5 foreign Indian na Satan. Na sino nag-auto sa inyong pumunta rito? Na-blame tuloy sila. Na-sermonan tuloy sila ni Abba Yahweh na pumunta. Kasi mainit doon sa yungib na ilitan. So, kailangan may confirmation. Okay, tuloy. At noong 16 na, ang Yahweh ay nagpakita sa kanya. At sinabi sa kanya, Jacob, Jacob. At sinabi niya, narito ako. At sinabi niya sa kanya, ako ang alahayam ng iyong mga magulang. Ang alahayam ni Abraham at ni Isaac. Huwag kang matakot na lumusong sa Egypto. Sapagkat ko'y gagawin kitang isang dakilang bansa, ako'y bababang kasama mo at iaahon kita muli. At sa lupain ito ay ililibing ka at ipapatong ni Jose ang kaniyang mga kamay sa iyong mga mata. Huwag kang matakot na bumabas sa ito. Ano sabi? Kasama niya si Hawa. Yun ang maganda. Huwag kang matakot. Lumusong ka sa Egypto. Bababang kasama mo. Sabi niya, kasama si Yahweh na bababa. Naalaala ko, nung nagbukas pa ko ng nandun sa Sambuanga City pa ako nag-pioneering, may simbahan. Kailan, Babylonian pa yun eh. Talagang gribel na sa panaginip na dapat sa Maynila ako. Sabi ko, paano kaya? Pagpalaginip minsan, bunga na sa tulog din eh. Sabi ko, yung Bible, tinawag ko pa, Babylonian pang tawag ko pa nga. Pagbukas ko ng Bible, pag mayroong litrang book, dito, basta-basta mayroong word book, ibig sabihin book, punta ako Manila. Pagbukas ko, kung mayroon na, sabi ko, baka chamba to, inoritore. Ano ko? Abag, book! Dalawa lang go! Una, isa! Sabi ko, baka chamba pa rin. Go! Go! May go! Tatlo lang go! Go, go, go! Sabi ko, ito talaga ako. Ngayon, itong nagbuka sa atin sa Return to Yahweh, yung gawa ng
na ano yon, ng decision na yan, yung Senator Glick na sa Amerika ngayon, ang asawa niya sundalo sa Sambuanga City, Colonel Hill. Nag-attend siya sa simbahan eh. Sabi ko, kilinto ko ang paraginip sa kanyang revelation. Sabi niya, Pastor, sige. Bishop na pala kung ano niya. Hali, Pastor ka pala. Doon sa amin titira. Masakay ka namin si 130 para doon ka muna mag-stay sa bahay. Sabi ko, oh, ito ha. Nagpaalam ko sa congregation. Ay, di ko maayos niya, bro. Pastor, huwag ko kami iwanan. Pero Bisaya pa salita ko noon. Bisaya din nila. Ngayon, nangyari, nagpaalam ko sa pamilya ko. Pumayos sila lahat, pati mga anak. Pero kung congregation, hindi. Sabi ko sa member, ang masunod, yung creator, hindi ko kayo. Sakay ko sa 130. Yun pala, ang purpose pala, paaralin ko. Nagkita kami ni Pastor Petri, yes, wala lang ka, libre. Koreano, kumuha ka. Sabi niya, tapos ako, Bible school, master na. Kumuha ka ng Master of Divinity, kumuha ako. Ayun. Si Professor Libre, Koreano sponsor, wala kang bayad sa Bible school. Natapos ko, 2 years, Master of Divinity. Tapos na-ordain pa ko ng 3 thesis, Doctor of Ministry, Doctor of Philosophy, at saka Doctor of Doctor of Divinity, Doctor of Ministry, and Doctor of Philosophy. Sabi ko, dito matuto na tayo ng philosophy. So, yun pala ang purpose. Doon ko nahasa sa Hebrew. Ako rin na-Hebrew naman kami sa Bible School, pero hindi gaano katatag eh. Pero pagdating sa master lang, doon nahasa sa Hebrew. Ito nagagamit na ngayon. Yun pala ang purpose. Kasi may plano. Ito naman si Jacob. Doon sila kasi pag hindi sila pupunta, biro mo, 5 taon pa ang, 2 taon na nakalipas na gutom, mayroon pang 5 taon na natira. Na walang pagkain. At saka yung plano naman doon, pinauna dala si, ano, si Joseph. Kasi ang purpose pala, para i-save ang sangkatawahan, lalo na sa kanilang lahi. So yan ang, may purpose talaga. Alahayang, purpose, mayroon siyang alahayang, will make a will. So lahat ng mga trial, mga affliction, mga hardship, difficulties, sa mangyari sa buhay natin, akala ang mga na, bakit ganito, ganito? Ang dulo diyan ay more blessing. Oo, iba. Hindi dapat tayo malungkot. Okay, tuloy. At tumindig ang kanyang mga anak. At ang mga anak ng kanyang mga anak. At nilagay nila ang kanilang ama at ang kanilang mga ari-arian sa mga kariton. At tumindig si Israel mula sa balon ng panunumpa noong 16 nitong 3rd buwan. At siya'y naparoon sa lupain ng Egypto. At ipinadala ni Israel si Huda na mauna sa kanila upang siya sa atin ang lupain ng Gosen. Sapagkat sinabi ni Jose sa kanilang mga kapatid na sila'y magsiparoon at manirahan doon upang sila'y makalapit sa kanila. Judah talaga ang pinauna. Oh. At nagmarasal siya sa atin ang lupain ng Gosen. Sino ang nilagay? Oh. Malaking tao. Fighter yun. Fighter. At ito ang pinakamagandang lupain sa lupain ng Egypto. At malapit sa kanya, para sa lahat sa kanila, at para din sa mga baka. At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Jacob na pumunta sa Egypto. Una si Jacob na kanilang ama. Si Ruben na panganay ni Israel. At ito ang mga pangalan ng kanilang mga anak na si Enoch at si Palo at si Hezron at si Carmen. 5 sila. Si Simeon at ang kanyang mga anak, at ito ang mga pangalan ng kanyang mga anak, si Manuel, at si Hamin, at si Ohad, at si Jachin, at si Zohar, at si Saul, na anak ng babaeng si Pateo, ito sila. Si Levi at ang kanyang mga anak, at ito ang mga pangalan ng kanyang mga anak,
si Gerson at si Kuat at si Merari. Apat sila. Si Huna at ang kanyang mga anak. At ito ang mga pangalan ng kanyang mga anak. Si Sheila at si Perez at si Zira. Apat sila. Yeah. Italiano ang mga pangalan, no? Oh, turon. Si Sakar at ang kanyang mga anak. At ito ang mga pangalan ng kanyang mga anak. Si Tola at si Puya. Buwa. At si Aso. At si Simron, lima sila. Si Simulon at ang kanyang mga anak. At ito ang mga pangalan ng kanyang mga anak. Si Siret, at si Elon, at si Jahlel. Apat sila. Ito yung laing mabatar. Si Elon Mas. Si Elon Mas kasama. Si Jahlel. Si Jahlel. Apat sila. Okay, tuloy. At ito ang mga anak ni Jacob. Ang kanilang mga anak na ipinanganak ni Leah kay Jacob sa Mesopotamia. Anim. At ang kanilang isang kapatid na babae, si Dina, na namatay sa Kanaan. At ang lahat ng mga binhi ng mga anak ni Leah at ang kanilang mga anak na sumama kay Jacob na kanilang ama sa Ehipto ay 29. At si Jacob na kanilang ama ay kasama nila. Sila ay 30. At ang mga anak ni Selpa, na alilang babae ni Leah, na asawa ni Jacob, na nanganak kay Jacob, na Gad at Aso. Anak pala ni Selpa yan si Selpa. Pansinin mo ha, si Dina, pero sa Babylonia, nakasama sa Egypt. Bakit ito patay na eh? Nakanaan pa naman. Anong dahilan bakit namatay ito? Nagkano, na luksa kay Jose. Ah, yung namatay si Jose. Dalawa sila, si Bilha. Si Bilha at saka ito. Sa sobrang lungkot. Lula ni... Namatay tuloy. Lula ni Pastor Buddy. Sa kagagawa ng mga kapatid na nainggit, tatlong pinagluksaan nila eh. Si Jose, akala na patay si Jose. Si Dina at saka si Bilha. Pero at totoo namatay, si Dina at saka si Bilha tuloy. Grabe nang magluksa yung mission na namatay man. Walang pagkama. Ang mga tatlo ang pinagluksaan ng mga anak niya, ano. Pero actually, etong mga kapatid niya, alam naman niya na ang pinagluksaan niya, dalawa lang. Hindi naman totoo namatay yung si Binta na sa Egypt yun eh. Pero kaya lang, dahil sa kanilang ginawa, na namatay tuloy yung dalawa. Pero ang akala ni Jacob, tatlo ang pinagluksaan nila. Si Joseph, si Dina, at saka si Bilha. So akala nila, kay Jacob lang. Pero itong mga kapatid, alam nila na hindi talaga namatay si Joseph. Dahil sa inggit. Inggit kasi ang... Pero inalaw ni Abayawa yan. Kasi kung hindi magkaganon, walang husi na maging gobernador sa Egypt na magbalita kay King Pero na ganito ang mangyayari. 7 taong sagana at 7 taong din tagutom. So, yun. Ngayon, tuloy tayo. At ito ang mga pangalan ng kanilang mga anak na sumama sa kaniya sa Ehipto. Ang mga anak ni God, si Sipion at si Hagi at si Soni at si Isbon at si Areli at si Arodi. 8 sila. At ang mga anak ni Aser, si Emna, at si Isba, at si Berias, at si Sera, na kanilang isang kapatid na babae, na 6 na babae. 14 na tao ang lahat, at ang lahat kay Leah ay 44. At ang mga anak ni Raquel, na asawa ni Jacob, si Jose, at si Dinan. Okay. China, Aka, Wow. And Japan, Aka, Amon. Came from Lot, or Lot, and his two daughters. The tribe of God is also in Japan. He would look similar to Amon's. Yung mga Japanese, pareho ang mukha ng mga Amon. Na mga niya sa tribe ni God today. Ayon sa Jeremiah 49,
Chapter 49, verse 1, sa King James Version. Tingnan natin. Ayan, basa. Jeremiah chapter 49, verse 1. Sa mga anak ni Amon ay ganito ang sabi ni Yahweh. Ang Israel ay walang mga anak. Kung siya'y walang tagapagmana, bakit hinana ng iyong hari si God at ang kaniyang bayan ay tumahan sa mga bayan nito? Amon ha? Yun ang Japan niya yun. Sa mga anak ni Amon. Ay ganito ang sabi ni Yahweh. Israel. Ang Israel, walang mga anak. Kung siya'y walang tagapagmana, bakit na hinana ng iyong hari? Si God. Tribe of God. So kung pansinin mo, ang tribe of God, bayan ito, nanahan nga sa mga Ammonites. Nasa nakatira sa Japan, Ammonites. Mga mukha nila, mukha din Japanese. Mukha din para Japanese siya, si God. At may mga ipinanganak kay Joseph sa Ehipto bago dumating ang kaniyang ama sa Ehipto. Yaong mga ipinanganak sa kaniya ni Asinat, na anak ni Putipar, na saserdote sa Heliopolis, si Manases at si Ephraim, tatlo sila. At ang mga anak ni Binamin, si Bela at si Richer, at si Asbel, si Gera, at si Naaman, at si Ehe, at si Ros, at si Mopim, at si Hopim, at si Art, 11 sila. At ang lahat na binhi ni Raquel ay 14 sila. Maraming anak si Binamin pala. Ihi, o. Ihi. Pero, sinama ha, yung papa ni Asinat, si Putipar. Putipar na lang yan. Hindi Putipar. Pero sa Babylon, ginawang bakla Putipar. Mga taga-sali ng Batikan ng Putipar. Ginawang bading si Putipar. Tuloy. At ang mga anak ni Bilha, na alipin ni Raquel, na asawa ni Jacob, na kaniyang ipinanganak kay Jacob, kay Sinadan at Neftali. At ito ang mga pangalan ng kanilang mga anak na sumama sa kanila sa Ehipto. At ang mga anak ni Dan ay si Husem, at si Samon, at si Asudi, at si Haka, at Salomon, 6 sila. At sila'y namatay noong taon nang sila'y pumasok sa Ehipto. At naiwan lamang kay Dan si Jose. So, manamatayan sila, pumasok sa Ehipto. At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Neftali, na si Jasher, at si Goni, at si Jeser, at si Salom, at si Hib. At si Hib na ipinanganak pagkatapos ng mga taon ng tagutok ay namatay sa Ehipto. At ang lahat na binhi ni Raquel ay 26. Parang may body dyan eh. Anak ni Neftali, si Goni. Goli Badi. At lahat ng binhi ni Jacob na pumunta sa Ehipto ay 70 katao. Ito ang kaniyang mga anak at ang mga anak ng kaniyang mga anak sa lahat ay 70. Ngunit ang 5 ay namatay sa Ehipto bago si Jose at walang mga anak. At sa lupain ng Kanaan ay namatay ang 2 anak ni Huda. Sina Ir at Onan, sila ay walang mga anak. At inilibing ng mga anak ni Israel ang mga namatay. At sila ay ibinilang na 70 bansang hinter. Ay, itong dalawa. Yan ang naman namatay. Ito hindi sumiping. Yan, naglabas ang ano, bingi. Tapon. Pero anong nila? At sila ay Bibinilang sa itong bansang gentil. Tinanggal sila. So, itong dalawa, hindi na siya bilong sa hindi kasi kay Huda yan hinter na. Pero tribe of Judah na sila. Tinanggal sila, you know? Pero hinter sila. Dahil sa kasamaan ng dalawa. Pagdating doon sa New Heaven, New Earth, and New Jerusalem, hindi sila makatira sa Israel. Sa ibang bansa sila. Halimbawa, ibang lugar. Kasi halimbawa, Israel, meron na malawak man yung New Earth eh. Pero halos ganun pa rin,
doon sila banda sa ano, baka doon sila sa Africa ilagay o sa ano, sa Europe o sa Asia. Ilong kuhintel na sila. Itong dalawa, ilong kuhintel. Hindi na sila mamember sa sambayanan ni Jacob. Hindi na. Dahil sa ginawa. Pero mga, natanggal sila sa pagka... Pero sa totoo, anak ni Judah. Hebrew talaga itong dalawa. Panganay at pangalawa yan. Eh. Pero dahil sa kasalanan itong dalawa, ito hindi nagsipeng. Ito si Una na walang kulambo. Ay tinapon pa. Siya, ito ang pinakaunang gumamit ng withdrawal eh. So, ito naman, nagbimba to. Hindi talaga ito nagsipeng. Wala sa kiramdam na. Ano nangyari? At sila ay... ipinilang sa 70 bansang Hitler. 70, yung mga 70 bansang Hitler. Pala, ano? Na mga elector, Hitler na mga elect. Kung 70 nation yan, ilang milyon ang bawat lahi nila. Tama lang. Pero itong dalawa, kasi wala naman itong lahi. Tama lang, Bishop, yung 144,000 yung mag-guide sa kanila. Tingnan mo, kasi nito to, kasi. Deuteronomy chapter 23 verse 1. Ang isang lalaking tinapol o naputulan ng ari ay hindi maaaring ibilang sa sambayanan ni Yahweh. Tanggal talaga bilang Hebrew Israelite. Pati yung mga bating. Yung mga nagpatanggal. Kasi gusto silang mag-ano sila eh. Maging bating kasi trabaho sila sa hari. Malaking sahod. Mas yun ang reyna. Para kampante ang hari na hindi masipingan yung reyna, kailangan kapunin ka, tanggalan ka ng ano, ng bayag. Hindi para nangyari, para namabayin mo yung kitanggal mo. Isang lalaking kinapon. Natanggalan ay hindi maaring ibilang sa sambayanan. Para mabangin din. Wala nang ari sa kitlog, tinanggal nga. Wala nang ari. Tuloy. Jubilee chapter 41, verse 1 to 5. At sa ika-45 Jubilee, sa ikalawang linggo, at sa ikalawang taon, ay kumuha si Huda ng asawa para sa kanyang panganay na anak na si Ir. Mula sa mga anak ni Aram, na nagngangalang Tamar. Ngunit siya'y napuot, at hindi sumiping sa kanya. Sapagkat ang kanyang ina ay anak ng Kanaan, at minais niyang kumuha ng asawa sa mga kamag-anak ng kanyang ina. Wala. 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 At minais niyang kumuha. Ngunit si Huda na kanyang ama ay hindi kumaya. Ito kasi si Er, sunura sa kanyang mama. Kasi, ay yung problema kasi ni Judah, nag-asawa siya ng Canaanites. Na dapat Aramean. Katulad, ang manugal niyan si Tamar, Aramean. Tuloy. Bawal talaga sa at si Er na ito, na panganay na anak ni Judah, ay masama. Kaya pinatay siya ni Hawa. At sinabi ni Judah kay Unan na kanyang kapatid, sipinan mo ang asawa ng iyong kapatid at tuparin mo ang tungkulin ng isang kapatid at ikaw ang kahalili na magtanim ng binhi para sa iyong kapatid. At nalalaman ni Onan na ang binhi ay hindi magiging kanya, kundi sa kaniyang kapatid lamang. At siya'y pumasok sa bahay ng asawa ng kaniyang kapatid at sumiping at ibinuhos ang kanyang binhi sa lupa at sa paningin ni Hawa siya'y masama at pinatay siya ng alahayang. Kasi ito kasi si Onan, sabi niya, kung magkaanak kami, hindi naman ituturing na ako ang tatay. Yung kapatid kong namatay, si Er. Bakit ang iisip niya, no? Ibang isip niya, hindi ko. Pero sa totoo, binihin niya yun, eh. Siya pa rin ang kikilalanin nun, eh. Kaya siya, kasi galing sa kanyang binihin yun, eh. Pero ang problema kasi sa kanya, iba rin otak. Tapos, siya ang pinakauna-unang taong nagkaroon ng withdrawal. Withdraw niya, tinapon ang binihin sa lupa. Ito yung dalawa, si Onan at saka si Er, mabibilang na sila sa Hintel. Hindi sila kuning isama sa mga Hebrew Israelite tribe of
Judah, at anak sila ni Judah. Enter na sila. Tanggal. Kumbaga, tiwalag. Tiwalag sila sa sambayanan ni ano, ni Yahawa. Ganyan pala magtiwalag. Oo. Oh. Yung mga Christian nagtitiwalag sa church, dyan lang pag humingi ang tawad, bumabalik eh. Oo. Genesis chapter 46, verse 1 to 32. Naglakbay nga si Israel, dala ang lahat niyang ari-arian. Pagdating sa Beersheba, naghandog siya sa alayam ng kanyang amang si Ishmael. Pagsapit ng gabi, tinawag siya ng alayam sa isang pangitain. Jacob, Jacob, narito po ako sa gubiya. Ako ang alayam ng iyong ama. Sabi sa kanya, huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto. Doon, ang lahi mo ay magiging isang malaking bansa. Preparation so, kapaliho, Genesis to ha, kinuhala natin to comparison sa Book of Jubilee at saka sa Book of Genesis. I-compare na natin anong pagkakaiba. Pero si ito ngayon, the same. Tuloy. Sasamahan ko kayo at ibabalik muli rito. Nasa piling mo si Jose kapag ikaw ay namatay. Mula sa Beersheba ay naglakbay si Jacob. Siya at ang kanyang mga apo at mga manugang ay isinakay ng kanyang mga anak sa mga karwaheng ipinadala ng Faraon. Dinala rin nila sa Ehipto ang kanilang mga kawan at kagamitan mula sa Kanaan kasama nga niya. Ang kanyang mga anak, mga manugang at mga apo. Ito ang talaan ng lahi ni Israel na nagpunta sa Ehipto. Si Jacob at ang kanyang mga anak at mga apo, si Ruben na kanyang panganak. So, halos pareho. Tuloy. At ang mga anak nitong sina Enoch, Palok, Hezron at Carmi. Si Simeon at ang mga anak nitong sina Jemuel, Hamin, Ohad, Akir, Zohar, at si Saul na anak ng babaeng taga-Kanaan. Si Lebe at ang mga anak nitong sina Gershon, Kohat at Merari. Si Huda at ang mga anak nitong sina Sela, Pares at Sara. Si Ir at Onan ay namatay sa Kanaan. Ang mga anak ni Pares at sina Hezron at Hamul. Si Sakar at ang mga anak nitong sina Tola, Poa, Hub at Simron. So pareho no? Binanggit yung mga pangalan. Pareho din. At saka banggit yung dalawa namatay ito sa Kanaan eh. Tuloy. Si Sibulon at ang mga anak nitong sina Serit, Elon at Halel. Ito ang mga anak at apo ni Jacob kay Leah na pawang ipinanganak sa Mesopotamia. Kabilang dito si Dina, ang anak na dalaga ni Jacob. Tatlo silang lahat. Kasama rin dito si Gad at ang mga anak nito na sina Sepion, Hagoy, Soni, Isbon, Ere, Arodi at Areli. Si Asher at ang mga anak nitong sina Jemna, Isowa, Isoy, Beria at ang mga babaeng kapatid nilang si Sera. Ang mga anak ni Beria ay sina Heber at Malquel. Ito lang ang isang problema. Kabilang dito si Dina. Ayan. Ang anak na dalaga ni Jacob. Tatlo silang lahat. Salamat. Patay din. Oh, pero mayroon po ito nag-interpret ito. Wala talaga. Hindi na ingat. Ito, balik tayo. Jubilee. Jubilee chapter 34, verse 15 to 16. At sa araw na iyon ay nabalitaan ni Bilha na si Jose ay namatay. At siya ay namatay na nagdadalamhati sa kanya. At siya ay nanirahan sa Kwakrapet. At si Dina rin, ang kanyang anak na babae, ay namatay pagkatapos na si Jose ay namatay. At dumating itong tatlong pagluluksa sa Israel sa isang buwan. At kanilang inilibing si Bilha sa tapat ng libingan ni Raquel. At si Dina na kanyang anak ay kanilang inilibing doon. Kira mo ha, Jumilio ha, 34, 15, 16. Namatay si Dina. Dahil sa lungkot kasama si Bilha. Si Bilha. Tama Bilha dito. Ayun ka, yun niya tumayong taas. Ayan, no, Bilha. Kasi yung alam nila na namatay si Jose, yun pagkaraw na pati si Dico. Pero yung mga kapatid ng mga lalaki, alam na hindi namatay, hindi talaga nila. Eh gusto nila patayin, kaya hindi nila mapatay-patay.
So, bilin ka na lang. So, pero sa Genesis, sinama siya. Kasama na pupunta ng Egypt. Ano, kaluluwa na? Espiritu. Hindi sila maingat sa Jubilee. Dito sila magpabulaan sa Jubilee. Mga tuloy. Ang mga anak at mga apo ni Jacob ay kay Selpa, ang aliping ibinigay ni Laban sa Leia ay 16. Sabihinang din sa talaang ito ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Raquel, sina Jose at Benjamin. Sina Manases at Ephraim, mga anak ni Jose, kay Asinat na anak ni Potipera, na pari sa Heliopolis. Ang dalawang ito ay sa Egypto na sinila. Ang mga anak ni Benjamin ay sina Bela, Victor, Asbel, Vera, Naaman, Ihi, Ros, Mupim, Popim, at Art. 14 ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Raquel. Siguro ang nag-translate dito, akala nila kasi Potipar ay bakla, dahil yung binagay na ng Potipera. Kasi hindi nga sinipinan si ano, eh, Lingkis. Tinukso si Jose. So, siguro bakla. Hindi ka alam na, hindi ito bakla, bating. Kapon yan, kapon. Kapon to. Wala na nga yan. Wala na nga panggira yan. Tapos, hindi na nga Potipera. Kabilang pa rin dito si Dan at mga bugtong niyang anak na si Joseph at si Neptali at ang mga anak nitong sina Hazel, Buni, Jezer at Selim. Pito ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Bilha, ang aliping ibinigay ni Laban kay Raquel. Anim ang mga anak at mga apo ni Jacob na nagpunta sa Egypto. Hindi kabilang dito ang kanyang mga manugang. Dalawang naging anak ni Jose sa Egypto. Kaya ang kabuo ang bilang ng sambayanan ni Jacob na natipon doon ay 70. Tama, 70. Sa Jubilee, 70. 70 sila nga. Okay. Si Hudang sinugo ni Israel kay Jose upang siya ay salubungin. Dali-dali pinahanda ni Jose ang sasakyan niya at sinalubong ang kanyang ama sa Gosen. Nang sila'y magkita, agad niyang niyakap ang kanyang ama at matagal na umiyak. Sinabi naman ni Israel, ngayon handa na akong mamatay sapagkat nakita na kitang buhay. Sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid at sa buong sambayanan ni Jacob, ibabalita ko sa paraon na dumating na kayo buhat sa Kanaan. Sasabihin kong kayo mga pastol, dala ninyo ang inyong mga kawan at lahat ninyong ari-arian. Kung ipatawag kayo ng paraon at tanungin kung ano ang inyong gawain, sabihin ninyo'y kayo'y nag-aalaga na ng mga baka buhat sa pagkabata tulad ng inyong mga ninuno. Sa gayon, maaari kayong manirahan sa lupain ito. Sinabi niya ito sapagat ang mga taga-Egypto'y namumuhi sa mga pastol. Kasi ang mga Egyptian, hindi sila sanay mag-alaga ng mga tupa, ang mga hayop, mga ano. Parang ano na sila, partner lang. Parang yung trabaho ni Cain, partners lang. Eh, pero si Abel, ang trabaho, nalaga ng livestock, nalaga ng mga hayop, yung pastor talaga. So, yan ang nangyari. Matuloy, Genesis tayo. Genesis chapter 47, verse 1 to 12. Isinama ni Jose ang lima sa kanyang mga kapatid at nagpunta sa paraon. Sinabi niya, tumatik na po ang aking ama't mga kapatid buhat sa Kanaan. Dala ang kanilang mga kawan at lahat ng alyarian. Naroon po sila ngayon sa Gosen at ipinakilala niya sa paraon ang kanyang mga kapatid. Tinanong sila ng paraon, ano ang trabaho ninyo? Kami po'y mga pastol, tulad ng aming mga ninuno, tubon din. Nakarating po kami rito sapagkat sa amin, sa Kanaan ay wala na kaming mapagpastulan. Kung maaari po, doon na ninyo kami patirahin sa lupain ng Gosen. Sinabi ng paraon kay Jose, ngayong narito na ang iyong ama at mga kapatid, at ikaw naman ang namamahala sa buong Egypto, ibigay mo sa kanila ang pinakamainam na lupain. Doon mo sila patirahin sa Gosen. Kung may mapipili kang mahuhusay na pastol, sila ang pamahalain mo sa aking mga kawan. So, sabi niya, sige, hindi mo yung kapatid mong mahusay.
sila mag-alaga sa aking kawan, sabi ni Paraon. Oh, yun. Oh, sa orang lang sila. So, kita mo yun, sikat sila. Tinatira sila sa magandang lupain dahil kay Jose. Eh, si Jose na muna sa buong Egypt eh. Kumbaga sa atin pa, Prime Minister. Gobernador lang tawag si Canedo. Tuloy. Sinama ni Jose ang kanyang ama sa palasyo. Pagdating do'y, binasbasanin ako ang Paraon. Ilang taon na kayo? Tanong ng Paraon kay ako. Sumagot siya, umabot na po sa 130 taon ng aking pagpapalipat-lipat ng tahanan. Maikli at mahirap ang aking naging buhay dito sa lupa. Malayo-malayo sa naging buhay ng aking mga ninyo. Medyo may kahirapan talaga sa buhay ni ano eh. Pag hindi ko. Eh, pero naman yung kayo niya doon sa kanyang biyan ng silaban. Yes. Hindi katulad sa nangyari kay Isaac at saka kay Abraham, worthy sila, sagana-sagana talaga. Pero pagdating sa kay Jacob, video talaga, kayo, trabaho. Pero 130 na din niya. Sabi niya. O, taroy. Matapos magpaalam sa Paraon, umalis na siya ko. Sa utos ng Paraon, ibinigay ni Jose sa kanyang ama at mga kapatid ang pinakamabuting lupain ng Ramses sa bansang Egypto. Ang buong sambayan ni Jacob hanggang sa kaliklitan ay pinalinga ni Jose. Dalawang lugar ang ibigay ni Paraon, hindi lang Jose, pati Ramses. Ramses at saka Jose. Dalawang lugar. Talagang very special sila. Kasi pero man, tuntua si Paraon kay Jose, pero hindi kaya kay Jose. Tuntum, patay sila sa tuntum lahat. Isa yan sa naging hari ng Egypt, si Ramses niya. Ha? Yung pangalang Ramses, isa yan sa naging hari ng Egypt. Kita ko. Pero lugar to. Ramses, sa kanya pinangarap. Paray. Jubilee chapter 45, verse 1-16. At ang Israel ay pumasok sa lupain ng Egypto, sa lupain ng Gosen, noong bagong buwan ng ika-apat buwan, sa ikalawang taon ng ikatlong linggo ng ika-45 Jubileo. At si Jose ay umaon upang salubungin ang kanyang amang si Jacob sa lupain ng Gosen, at siya ay umakap sa liyet ng kanyang ama at umiyak. Ito, Jubileo ito ha, yung kanina G-decision eh. Pero the same. The same ang nangyari. Taloy. Sinabi ni Israel kay Jose, ngayon ay hayaan mo akong mamatay mula nang makita kita. At ngayon ay pagpalainawa ni Yahawa ng alahayam ng Israel, ang alahayam ni Abraham at ang alahayam ni Isaac na hindi ipinagtait ang kaniyang awa at ang kaniyang biyaya sa kaniyang lingkod na si Jacob. Sapat na sa akin na nakita ko ang iyong mukha habang ako'y nabubuhay pa. Oo. Totoo ang pangitain na aking nakita sa bukid. Purihin si Yahawa ng ating alahaya magpakailanman at purihin ang kanyang pangalan. So, pero ma, kita mong tontuwa si Israel, si Jacob. Dahil nalaman niya buhay talaga si Jose at saka yan pa ang gobernador ng buong Egypt. At saka ilagay sila sa lugar ng Gosen at saka Ramses. So, itong panahon nito ay talagang pinagpala talagang ang mga lahi ni Jacob. Pero ang kasunod naman, ang lupit naman nangyari. Kasunod. Tuloy. At si Jose at kanyang mga kapatid ay kumain ng tinapay sa harap ng kanilang ama at uminom ng alak. At si Jacob ay nagalak sa labis na kadalakan dahil nakita niya si Jose na kumakain kasama ng kanyang mga kapatid at umiinom sa harap niya. At kanyang pinagpala ang lumikha ng lahat ng bagay na nagligtas sa kanya at iningatan para sa kanya ang kanyang 12 anak. Pero mo natutuwa talaga si Jacob nakita niyang anak kasi alam naman niya dati na itong mga anak na yung sampo against talaga kay Jose. Pero ngayon, sama-sama na sila, asaya na. Eh, hindi sila respeto kay Jose, gobernador ng Egypt yan eh. So, natutuwa rin ang tatay. Na masaya na, nagkainan, inuman, masaya sila doon. So, happy ang si Yasakala. O, taloy.
at ibinigay ni Jose sa kaniyang ama at sa kaniyang mga kapatid. Bilang kaloob ang karapatang manirahan sa lupain ng Gosen at sa Ramses at sa buong lupain sa palibot na kaniyang pinamunuan sa harap ni Paraon. At si Israel at ang kanyang mga anak ay nanirahan sa lupain ng Gosen, ang pinakamagandang bahagi ng lupain ng Ehipto, at ang Israel ay may 130 taong gulang nang siya ay pumasok sa Ehipto. So, happy sila. Pero tagutom yung panahon na yan, ha? Pero wala sila kaproblema sa pagkain. At kinakain ni Jose ang kanyang ama at ang kanyang mga kapatid. At gayon din ang kanilang mga ari-arian ng tinapay na kasing dami ng sapat sa kanila para sa 7 taon ng tagutom. At ang lupain ng Ehipto ay nagdusa dahil sa tagutom. At binili ni Jose ang buong lupain ng Ehipto para kay Paraon bilang kapalit ng pagkain. At kaniyang inari ang bayan at ang kanilang mga baka at ang lahat para kay Paraon. So, nagkaroon ng property control ng Paraon ng buong Egypt kasi because of Jose. Eh, yung mga ano na nila eh. Mga baka, lahat ng kalyan. Talagang binigay na para lang makakuha sila ng trigo. Wala namang rice doon eh, trigo para gawin tinapay. Hindi ako nagdusa ang ano, Ehipto. Dahil sa tagutom. Kaya ginawa niyo si binili niya. Buong lupay ng hindi para kay Paraon. At binili niyo si ang buong lupain ng para kay Paraon. Binili. Kasi ang mga tao kasi doon, siyempre gutom na sila. O di, ano nangyari? O lupain nyo, bita. Mag-aari din siguro nila ako ba? So, kaya kapalit ng trigo. Property ng mga tao ay nakatira eh. Pero ngayon, napunta na sa gobyerno. Dahil sa leadership ni Jose. Ang hindi, no? Ganun katindi, o. Ang mga taon ng tagutong ay naganap. At Jose ay nagbigay sa mga tao sa lupain ng binhi at pagkain upang kanilang mayasik sa lupain sa 8 taon, sapagkat ang ilog ay umapaw sa buong lupain ng Ehipto. Sapagkat sa 7 taon ng tagutong, ito ay hindi umapaw at nagdilig lamang ang ilang mga lugar sa mga pangpang ng ilog. Ngunit ngayon ay umapaw na ito, at ang mga Ehipto ay naghasik ng binhi sa lupain at nagbunga ng maraming trigo sa taong ito. Oh, ano na, ano na siya, wala na ang tagutong. Kasi umaapaw ng tubig eh. So makapagtanin na. Si Jose na nagbigyan ng binhi. Okay, tuloy. At ito ang unang taon ng 4th linggo ng 45th Jubileo. At ginawa ni Jose ang 5th bahagi ng 6 sa hari at nagtira sa kanila ng 4 na bahagi para sa pagkain at para sa binhi. At ginawa ni Jose ang 1 aritong kunin sa lupain ng Ehipto hanggang sa araw na ito. So 5% hinihingi ni Jose sa lahat ng mga tauhan sa Egyptian na mga tao ng lumayan. Okay, tanin kayo ang 5% para sa gobyerno, para sa Egypt. Tuwa-tuwa rin para dahil sa leadership ni Jose yan eh. Lahat ng pananim, 5% dito puta. Kasi yung lupain yan, ang may-ari doon si ano na rin, sa gobyerno na rin. Pati mga hayop, mga baka, binginta nga para lang makakain sila, makakuha sila ng trigo at saka gagawa ng tinapay. Kasi sa tindi ng gutom eh, na wala na sila makulo na pagkain eh. At ang Israel ay nanirahan sa lupain ng Ehipto 17 taon. At ang lahat ng mga araw na nabuhay siya ay 3 Jubileo. 147 taon at siya ay namatay noong 4th taon ng 5th linggo ng taon 45th Jubileo. At pinaspasan ni Israel ang kanyang mga anak bago siya namatay at sinabi sa kanila ang lahat ng mangyayari sa kanila sa lupain ng Ehipto at ipinalam niya sa kanila kung ano ang mangyayari sa kanila sa mga huling araw at pinagpala sila at pinigyan si Jose ng 2 bahagi sa lupain.
din na may propesiya si Hosea, yung anak na si Manasi at saka si Ephraim, may part na binigay na dalawang bahagi na lupain. Ngayon, saan lugar to? Ngayon. Kasi, additional to sa tulad tribe eh. Additional kasi ito si Manasi kasi nabibilang na sila sa tribe of Israel, sa tribo ng Israel. Pinakasama si Jose. Oo, oh, yung kay Jose. Ngayon nangyari, dito natin alam eh, kanina to. Ngayon kasi si Jose kaya naglagay yung dalawa. Ah, dito tayo sa Ezekiel. Ezekiel 47:13. Ezekiel chapter 47 verse 13. Ganito ang sabi ni Yahawa Alahayam, ito ang magiging hangganan na inyong pagbabahagihan ng lupain na ipinakamana ayon sa 12 lipi ng Israel. Ang Jose ay magkakaroon ng 2 bahagi. Sa Jubilee, binanggit niya, binanggit din ito sa Ezekiel, chapter 47, verse 13, na yung kay Jose, meron talagang parting 2 bahagi para kay Ephraim at saka kay Manasseh. Kaya, anong lugar yan? O yan, Ezekiel 48. Ezekiel chapter 48 verse 5. At sa tabi ng hangganan ng Manasseh, mula sa dakong silanganan hanggang sa dakong kanluran, ang Ephraim, isang bahagi. Kay Ephraim, kanluran, wish. Kay Manasseh, is silangan. Ngayon, nasaan ang silangan? Manasseh. Oo, oh, yan. Oh, is ang kay Manasseh. Ito ngayon. Ngayon. East side. East side, Philippines. West side, Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico. Ephraim, Puerto Rico. Manasseh. Ito ha, ito na yung binasa kanina. Joseph shall have to portion. Ang gumawa ito si Jeremiah Israel eh. Sabi ito ha? Ezekiel 47, 13, from ancient Hebrew Bible. Oh, kasi King James kinamit niya 1611 eh. Ngayon binawa ko ano? Ano ha? Thus say, that Adonai Yahweh set boundary for the 12 tribe of Israel. Ano ha? Settle the land. Joseph shall have the portion. Ano rin ito? Ezekiel 45. And we shall border of Manasseh from the east. And side. And ito the west side of portion of Ephraim. Ito, Puerto Rico. Ang Puerto Rico, Ephraim. Eh, maraming bansa ang Ephraim eh. Kasama na rin ang, ano, yung si, yung makulit na naghanap ng asawa. Si Gabar. Si Gabar. Oh. Ngayon, ano tong Island of the Sea? Island of the Sea. Oh, Jeremiah 11:11. From the ancient Hebrew Bible. And it shall come to pass in that day that Yahweh shall set his hand again. Hands again. The second time, and to cover the remnant of his people, which shall be left from Assyria, and from Egypt, and from Patros, and from Cush, and from Elam, and from Sinat, and from Hamath, and from the island of the sea. The island of the sea is Philippines. Islands of the sea. Ngayon, tingnan natin kung sino yan, o. Oh. Ito sa naman ha, oh. The tribe of Manasseh, of the 12 tribe of Israel, Philippines. Kasi ang sayaw ng Manasseh, tiniklaim, ang national dance ng Philippines ay tiniklaim. Manasseh talaga, ayon sa sinabi doon sa Ezekiel, at saka sa Bukod Jubilee. So, walang duda, meron naman dito mga hintil din. Na lahi ni Oper, hintil yan. Lahi ni Tarsis. Lahi ng mga Espanyol. So, pero, nandito napunta ang mga rin ng Manasseh tribe talaga, Philippines. Yan. Ngayon,
pambansang sayaw ng Ofer, Philippines. Sayaw ng mga Israelitang tribo ni Manasseh ay isang labing dalawang tribe ni Israel, tinikling, dance of Manasseh, the tribe of Israel. Yan ang patunay. Ngayon, tinikling, national dance of the Philippines with bamboo poles. Yan. Yan ang sayaw ng Manasseh yan. Ayan, singkil dance sa mga Maranao. Oh, tinikling din yan. Singkil ang tawag na. O, ito. Basa. Isaiah chapter 11, verse 11 to 12. Sa araw na iyon, muling kikilos ang Yahawa upang pauwiin ang mga nalabi sa kanyang bayan na mga bihag sa Assyria, sa Egypto, sa Patros, sa Ethiopia, sa Elam, sa Sinar, sa Hamat at sa mga pulo sa karagatan. Magbibigay siya ng isang palatandaan sa mga bansa. At itipunin niya ang mga anak ni Israel at Huda na itinapon sa ibang lupain. Pauwiin ang mga nangalat ng anak ni Huda mula sa apat na sulok ng daigdig. Anong palatandaan? Ito, Teritas, Kalawit. Yan, yan palatandaan. Yung mga native na mga damit, kung mayroon Teritas, yan palatandaan, na yan ay mga remnant Hebrew Israelite. Yan. Kilala nyo yan. Sige nyo. Nandiyang L3, or wala na. Ano na to? Nakilo na to. Ayan, it's starring ang mga Kalawit. The tribe of Manasseh, of the 12 tribe of Israel. The island of the sea. Yan, gawa ito ni Jeremiah Israel. Oh. Yan. Ito yun, nabasa kanina. Ayan, kilala nyo yan ha, nangyayara. May souvenir tayo sa L3. Bago kinatay yung L3. Ayan, sabi rito ha. Why archaic scripture that describe the horror of the prophet Adam is deliberately mistreated in the Filipino Bible? Because the devil does not want the Filipino to find out that we are the Israelite. All the New Testament. The hiding ones in the island of the sea. Gawa niya ito ha, ni Jeremiah Israel. Siya rin ipili o. Ito pa o. Ngayon, pinapalo kasi mga pasaway. Kasi ingat nga talaga tayo. Kasi the tribe Manasseh of the 12 tribe Israel dito sa Pilipinas, ano nangyari? Amos 3:2, King James Version, you only have, I know, of all the families of the earth. Therefore, I will punish you for all your iniquity. Sige, gagawa pa ng iniquity. Pasaway pa. O yan. Sabi niya, please help us. We need food. We need food. O, gutom. Gutom, mabutin. Pasaway kasi. Yan, si Yolanda yan. Yolanda to, di ba? Lucky si Yolanda. Ngayon, oy. Sali pa lang dito. Remember sa L3, wala na to. Pinilo na eh. Sinapchap na, pati yung buwan. 22,000 na eh. Sabi ni Pastor Rako, sumuro na ba? 22,000. Luma na kasi eh. 22,000. Nakabili na mga motor na 20,500. So, may 1.5. Tama rin pag gasto sa ano. Sa pag notarize. Yan. Atuloy. At siya'y natulog na kasama ng kaniyang mga magulang. At siya'y nilibing sa dobling nuib sa lupain ng Kanaan. Malapit kay Abraham na kaniyang ama sa libingan na kaniyang lupay para sa kaniyang sarili sa dobling nuib sa lupain ng Hebron. At ipinigay niya ang lahat ng kaniyang mga aklat at ang mga aklat ng kaniyang mga ninuno kay Yehe na kaniyang anak upang kaniyang maingatan ang mga yaon at mabago sa kaniyang mga anak hanggang sa araw na ito. Ayan. Ayan. Hibibing na sa Kanaan. Taloy. Genesis tayo ha? Comparison. Genesis chapter 27 verse 13 to 31.
nang maubos na pagkain sa buong Kanaan at Egypto at ang mga tao'y hirap na hirap sa butong. Ay Jose, bumibili ng pagkain ng lahat. Iniipon naman ni Jose ang pinagbihan at nadala sa kabangyaman ng Paraon. Tumating ang panahon, wala nang maibayad ang mga tao. At sinabi nila kay Jose, mamamatay kami ng gutom. Bigyan mo kami ng pagkain. Yung mamamaya ang mga Egyptian yan, ha? Sikat nga si Jose talaga doon. Tawag-tawag mas Paraon sa leadership ni Jose. Tuloy. Kaya sinabi ni Jose, kung wala na kayong salapi, palitan na lang ninyo ng hayop ang pagkain ibibigay ko sa inyo. At gayon nga ang kanilang ginawa. Pinagpalit nila ang kanilang mga kabayo, tupa, kambing, baka at asno sa pagkain kinukuha nila. Isang taon silang binibigyan ni Jose ng pagkain bilang kapalit ng mga hayop. Nang sumunod na taon, lumapit na naman sa kanya ang mga tao. Sinabi nila, hindi namin may kakaila sa inyong kamahalan na ngayon ubos na ang lahat naming salapi at mga alagang hayop. Wala na pong nalalabi sa amin, hindi ang aming katawan at bukirin. So bukirin na lang, sa kaya talang katawan, wala na silang mga hayop, nabinta na, nabigyan na. Ang dami ng mga hayop doon kaya yun, sa kay Paraon eh. Yung alaga naman mga kapatid ni Joseph, kasi sabi niya, yung mga magigaling nila, yung mag-alaga sa ano, eh. Ipatawti ng gobyerno ng Egypt yun eh. O, yumaman lalo ang ano, ang Egypt dahil kay Jose. Si Paraon po, upo-upo lang, pero kita mo yung leadership ng mga ninono natin, galing talaga na siya sa leadership niya. Ano ako ni Jose? O, taloy. Kaya, tulungan naman ninyo kami. Huwag ninyo kami hayaang mamatay sa gutom at mapabayaan ng aming lupain. Bigyan ninyo kami na makakain at hinihing pananim na kami huwag mamatay. Payag na po kaming maging alipin ng Paraon at ibenta sa kanya ang aming lupain. Nangyari na ito. Kaya't nakuha ni Jose para sa Paraon ang lahat ng lupain ng mga taga-Ehipto dahil sa tindi ng tagutong noon. Ang lahat ng tao sa Ehipto ay ginawa ni Jose na mga alipin ng Paraon. All Egyptian, di po. Under sa gobyerno, alipin na ng gobyerno. Mabigyan na ng pagkain sila, lupain nila, mga ano na, papunti, wala na. So, ganun katindi ang leadership ni Jose. Ang hindi lamang nabili ni Jose ay ang lupain ng mga pare. Sa pangalamang ito ay may sapat na sustento ng Paraon. Sinabi ni Jose sa mga tao, ngayon nabili ko na kayo at ang inyong mga lupain para sa Paraon. Ibigay po kayo ng binding katalim. Ibibigay ninyo sa Paraon ang ikalimang bahagi ng inyong aalihin. Ninyo na ang nalalabi para sa muling itanim at maging pagkain ng inyong pamilya. Sumagot ang mga tao, napakabuti ninyo sa amin. Iniligtas ninyo kami. Handa po kami maglingkod sa Paraon. So, talagang babae talaga sa masyos mga tao. Okay yung leadership niya bilang Prime Minister eh. Pero eh, ikalimang bahagi na mo, 5% na hiningi, hindi 10%. 5% na, okay, trabaho kayo. Oh. Yung 95%, inyo na yan, pagkain ninyo, inyo na yan. Ang 5% na ibigay sa gobyerno. So yun. Pareho sa Jubilee at saka sa ano, Jubilee at saka dito. 10%. Tuloy. Mula noon, ginawang batas ni Jose sa lupain ng Hidbo, nang ikalimang bahagi ng ani ay para sa Paraon. Umitirad pa hanggang ngayon ang batas na ito, maliban sa lupa ng mga pare, sapagkat ito'y hindi saklaw ng Paraon. Nanirahan nga ang mga Israelita sa lupain ng Gusen sa Ehipto. Lumaman sila roon at lumami ang kanilang lahi. 17 taong tumira roon si Jacob at umabot siya ng 147 Pero mo, ginawang batas na talaga na 5% ang ibibigay ng sumbayan ng ano, Egyptian para sa gobyerno, sa ikita nila sa trabaho, sa pananim. Umihiral pa hanggang ngayon ang batas na yun. Umihiral pa. Nang maramdaman niyang malapit na siyang mamatay, tinawag niya si Jose at sinabi, ilagay mo sa pagitan ng aking mga hita ang iyong kamay at ipangako mong magiging tapat ka sa akin at hindi mo ako ililibing sa Ehipto.
ilabas mo ako sa Egypto at isama mo ako sa libingan ng aking mga magulang. Masusunod ko ang nais ninyo, sagot ni Jose. Sinabi ni Jacob, ang gayon, sumumpa ka sa akin. Nanumpa na si Jose at si Jacob ay umuko sa may ulunan ng higaan at nananalig. Comparison ha, yung nangyari sa Egypt sa pagutom, ito sa pahayag, tingnan natin yung nangyari. Ito future to, basa. Pahayag chapter 6 verse 8. At ang nakita ko na may isang kabayong may matutlak kulay. Ang pangalan ng nakasakay dito ay Kamatayan. At kasunod niya ang daigdig ng mga patay. Ibinigay sa mga ito ang kapangyarihan sa ikaapat na bahagi ng lupa upang kumatay sa pamagitan ng digmaan. Tagutom, salot at mababangis na hayop. Ito tagutom ha. Future to mangyayari. Katulad sa nangyari sa Egypt. May digmaan pa, o gera. Salot. Kasi nakawala na kasi yung apat na pollinator sa Euphrates eh. Magtuyo. Ito na yun, si Gikon, Asbel, Pininwe, Kasadya. Ngayon. Salot. Ito, future itong darating sa atin. Kung makarating tayo sa ikaapat na bahagi ang mamamatay. Ito yung apat na bahagi. One fourth. Gayon, tingnan natin. Psalms chapter 37 verse 18 to 19. Si Yahawa ang bahala sa tao masunurin. Ang lupain ni Nana ay hindi nababawiin. Dumating man ang kahirapan, hindi mararanasan ang kahirapan. Sa mga taong masunurin. That's why kailangan tayo masunurin talaga. Pag tayo ay opposite na masunurin, ano? Masuwayin. Karanas tayo ng gutom. Pero ang promise niya, si Yahawa ang bahala sa taong masunurin. Siya bahala. At sa lupaing minana ay hindi babawiin. Walang mabawin. Dumating man ang kahirapan, hindi mararanasan ang kahirapan. Ano nangyari? Basta masunurin lang tayo. Masunurin lang talaga tayo. Huwag lang pasaway. Sumunod lang. Sumunod anong sinabi sa tura. Sumunod. Bawal ang baboy. Isang walang kaliskis. Dinuguan. Bawal. Sunod lang talaga. Tapos bawal mag-absin sa sabat. Doon sa last. Sa last dito sa 15. Papatayin ang hindi magsamba. Mahigpit ka doon eh. Dito, sermonan lang. Sabi doon sa Hebrew 10:25, si sermonan lang. Pero doon sa ano, papatayin talaga yung hindi mo. So, kalitin sa papatayin, Jaggy Boy. Wala na pumunta eh. Kung may gusto, maraming paraan. Bait na lang daw eh. Kung ayaw, maraming dahilan. So, yan ang moraliso natin dito. Pag dumating man ang kahirapan, basta masunurin na talaga tayo, si Yahawa ang bahala sa taong masunurin. Siya ang bahala. Hindi niya tayo pahirapan. Ang kondisyon, kailangan masunurin tayo sa kanya. Huwag na lang pasaway. Sabihin yung katabi nyo, huwag kang pasaway. Bukan nyo. Huwag kang pasaway. Dahil promise ni Awa, Psalms 37. Awit, Psalms chapter 37, 18 to 19. Yahawah will take care of the obedient person. An inherited land will not be taken back. Even if property comes, poverty will not be experienced. Ang kahirapan hindi mararanasan ang
kahirapan. Dumating man ang kahirapan. Dumating ang kahirapan na hindi maharap. Dumating man ang kahirapan, hindi mararasan ang kahirapan. Dahil siya ay masunurin. Masunurin. Ganon talaga. Aawit ba tayo? Tumayo tayo lahat, maliban sa gitares. Mason. Datay mason, sunorin. Oh, no.
ko hindi makaranas ng kahirapan ang mga anak mong masunoy. Anak na masunoy, masunoy ng masunoy sa Arturay. Ayong opisabi ko ay hindi makaranas ng kahirapan. Abayahawa, maraming isang salita. At tayo po'y manalangin, with the Pastor Charles. Let's pray. Once again, I amaze to your name and we glorify you, aming Yahawa, sa lahat ng inyong preparation in the last days and the end times, sa lahat ng mga remnant ng Israel na nagkalat sa apat na sulok ng daigdig. And we have sa history ni Joseph in the time na siya ay nasa Egypt. In your own will, in your own guidance and power, sa lahat ng inyong ginawa sa buhay ng aming inyong Joseph. Ang lahat nito ay inyong ginawa upang matanyag ang iyong dakilang pangalan sa bansang Israel o sa bansa na tinawag mula sa lahi ni Jacob. Abay Yahawa, salamat dahil pinaalala mo sa amin ang nag-iisang paraan upang kalugdan at bigyan ninyo ng lahat ng inyong biyaya ang bawat remnant sa panahon na ito. Lalo na kapag dumating ang kahirapan, tigmaan, salot sa mga huling araw. Ang manatiling tapat sa iyong pangako, lahat ng iyong mga ipinilin, aming Yahawa, alam namin sa aming capacity ay hindi namin ito makakayanan. Iilan sa amin ang pwedeng makasunod dito. Ngunit naniniwala kami sa kapangyarihan ng banal na rapatalas na inyong ilalagay sa aming mga puso at isipan at ang pagtatanim ninyo ng inyong mga salita sa puso at isip namin upang rindahan kami na huwag mag-disobey sa lahat ng inyong nais sa aming tao. Tulungan mo kami na maging katulad ng aming inunong sose na ang pangalan mo lamang ang mahayag at matanyag, hindi ang aming sarili. Ang layunin mo ang aming hanapin at hindi ang aming mga nais. Pagpalain mo, pag-asimbling ito aming Yahawa. Sa pangunan ng aming bishop, ng mga panglingkod na walang kabutuhan, kami mga basahan sa iyong harapan, kami katulad ng mga palayo at hindi ang magandang handaan. Ngunit nagpapasalamat kami dahil binilang mo kami importante sa iyong karihan upang isigaw ang banal mong pangalan, ang ipinago ng matagaan, Abay Yahawa, ang tunay na alayang ng Israel, ang tunay na alahayang ni Adan. Abay Yahawa, muli po, pagpalain niyo po ang lahat ng remnant sa bansang Ophir, Maharlika na ngayon ay ginawang Pilipinas. Hiniling namin ang iyong pagsapal, ang pagsama mo sa lahat ng iyong mga leader, sa lahat ng inyong ginagawa upang mahayag at makilala ka sa lahat ng bansa sa buong daigdig. Inupuri ka namin, aming Abay Yahawa, ang kalahayang sa pangalan ni Masyayat, Yahawa siya ay namin tagapagligtas. Yaman! Yaman!